Dahil sa nagaganap ngayon na pagbabawas sa mga papapasukin sa Canada na temporary residents, I think isang option nyo ngayon ay ang Express Entry Program. Ang Express Entry po ay direkta na permanent residency program. And lately guys, ay nakikita natin na marami ang nadodraw or napipili sa Express Entry para mag-apply na sa PR. So, tingnan natin, ito nga ba isang option para sa inyo? Interesado ba kayo rito? Kaya stay tuned guys! Hello and welcome back! Si Ate Menchie po ito. Today, another topic, another program for immigration sa Canada ang ating pag-uusapan. Kung gusto niyo ang ganitong mga topic, guys, you may consider subscribing sa Menchie's Philcan Life. At salamat po sa mga dati na nating subscribers. Maraming salamat. Pwede rin kayong mag-follow sa aking Facebook page na Menchie's Philcan Life. And you can join and be a member of this channel! Salamat sa ating mga channel members. Thank you kay Selenia Daisy Caber, kay Madam Pasha Chungaka, kay Michaela Nerva TV2, Lauralyn Malabanan, Crystal Snow, Marjorie Ramos, Rachel Dumalag, Imelda Leal, kay Nani Emmy Vlog, Joanne Canlas, Marciano, and Nympha. Thank you sa inyong support sa ating channel. And today guys, ito ang ating topic. Kasi last time, ang ating naging paksa ay yung announcement ng Immigration Canada na magbabawas sila ng papapasukin dito na mga temporary residents, mga workers, visitor, or estudyante, di ba? Mayroong cap na inilagay sila. So, ibig sabihin, hanap tayo ng ibang paraan para makapunta pa rin sa Canada. And one way is to apply directly for PR. Ang isang programa po, the biggest program for PR ng Canada ay ang Express Entry Program. Nakapaloob sa Express Entry ang Federal Skilled Workers Program, ang Federal Skilled Trade, at ang Canadian Experience Class. Pero ang Canadian Experience Class lately ay hindi po nagkakaroon ng draw. Pero sabi nila baka raw magkakaroon na uli ngayon. Kaya ako napili ding gawing topic ito guys sapagkat lately ay nakikita po na ang bilis na mga draw. Alam ba ninyo na itong buwan na ito ng Marso, sa isang linggo lang nagkaroon po ng dalawang draw na magkasunod in just one week, no? Ibig sabihin niyan ay pinabibilis nila ang pagpili o ang pagkuha ng mga papasok sa PR program. At narinig ko rin sa ilang mga immigration experts na dahil sa mga changes lately, and there'll be more bigger changes coming this fall, kailangan daw bilisan na natin ang mga pag-a-apply kasi baka abutin tayo ng mga pagbabago pa at mga cut sa kung anumang gusto nilang i-cut ano po, sa mga immigration programs. Kaya nga, ipinapayo ko sa inyo na look for the best option for you now, guys. At naalala ko rin ang sinabi ni Minister Mark Miller ng Immigration na there will be more domestic draws para sa PR. Kasi ang concern po ngayon ng Canada ay napakarami ng mga temporary residents na hindi pa nagiging PR. And so, kailangan na makaposisyon kayo para kayo ay magkaroon na ng PR or permanent residency. There are 2.5 million po ngayon na temporary residents sa Canada. At hindi po sapat ang bilang ng PR na sa taong ito ay 485,000 lang. Kaya nga, it's now a race to be a PR right now. Alam ko na sa Pilipinas ay marami rin po mga naka-apply sa Express Entry. At ang tip ko sa inyo ay inyo pong bisitahin at i-update ang inyong mga profiles sa Express Entry para ma-sure na kayo ay ready sa anumang mga draw. Dahil ngayon guys, ay marami pong mga draw na hindi inaasahan, no? Katulad nga noon, last week in March, nagkaroon ng dalawang draw in just one week. February, napakarami pong draw na ginanap. At mamaya, ibibigay ko sa inyo yung listahan kung gaano karami ang na-draw simula January, February hanggang March. And we are expecting more draws sa Express Entry. Ngayong taon, 2024 guys, mag-a-approve mula sa Express Entry ng PR na bilang na 110,778. Ganun karami. At yan po ay bahagi noong
485,000 na kabuuan na aprobahan na PR in the whole year. However, sa ating pong express entry pool ay napakarami nang nandoon, no? Dahil meron pong 211,000 na mga files ng applicants na katulad ninyo sa express entry pool. So, ano ang tsansa ninyo sa express entry? Huwag kayong mag-alala, guys. Kahit hindi kataasan ang inyong CRS o yung Comprehensive Ranking Score, ay posible pa rin kayong madraw sapagkat ngayon po ay merong mga categorized draw na mula sa healthcare, mula sa science and technology, at iba pa na itong ipinapakita ko sa inyo na listahan ng mga categorized draw. Lately, marami silang inidraw dun sa mga French speaking. Pero kung hindi kayo kasama sa French speaking, then maybe you will be part doon sa ibang mga categorized draw. Tatlong klase, guys, ng draw ang ginagawa ng express entry. One is the general draw. Meron din silang specific draw para sa isang specific lamang na klase. Halimbawa ay provincial nominee program. At ang pinakabago, guys, ay yung categorized draw na para sa iba't ibang sector na gaya ng pinakita ko sa inyo kanina. Kung titingnan natin from January of 2024 hanggang sa kasalukuyan, buwan po ng Marso, noong January ang na-draw ng express entry ay tatlong beses silang nag-draw, 4,060. February, 16,110. At buwan ng Marso, 7,305. Dalawang beses nag-draw in one week. Total po, 27,675 na na-draw. Anong ibig sabihin ng mga na-draw? Napili po nila ang mga applications na yan sa express entry at kapag ka nabigyan ka ng invitation to apply, ibig sabihin nun, pag napili ka na doon, ay mag-a-apply ka na sa express entry in 6 months time, approve ang iyong PR. Yon, ganun po yon. So medyo nagtatagal lang kayo doon sa pool, sa express entry pool, pero kung kayo mataas ang CRS point, ay may chance kayo. So far ngayon po ay 524 ang cut-off ng CRS. Medyo mataas. Kung hindi mataas ang inyong CRS, pwede kayong mag-abang doon sa categorized draw. Ito, guys, isa-isahin natin. Gaano karami yung napipili sa general na draw at saka yung specialized, mga provincial nominee, at saka yung pinakabago, ang categorized na draw. Tingnan natin kung alin ang mas maraming kategorya ang napipili ngayon to become permanent resident in Canada. Buwan po ng January 2024, lahat ng ginawa nila ay general draw. Sa buwan ng February naman, may mga categorized draw na ginawa tulad ng French language, agriculture, and healthcare. Sa buwan ng March naman, dalawang general draw at dalawang categorized, ang French language at ang transport occupation. Sa ating video ngayon, hindi ko masyadong in-explain ang isa-isang detalyes ng express entry because marami na po tayong naging mga video about express entry. Pero dun sa mga ngayon lang po nakakarinig ng express entry program, ito po ay isang computerized management application program para sa Canada. At pag kayo po ay napili dito, ay magiging kayong permanent resident kaagad. Yung tinatawag nilang landed immigrant. However, you have to prepare sapagkat sa pagpasok nyo sa express entry, meron kayong score na tatanggapin sa inyong age. Mas mataas ang score kung medyo bata pa kayo, mga 20s, 30s, ganyan, 40s. Habang nagkakaedad, lumiliit po ang score. And then, meron din kayong score sa inyong English language, sa inyong mga IELTS test. Meron din kayong score sa inyong work experience, kung anong career meron kayo, education, at syempre, meron din pong proof of settlement funds. Yan po ang Express Entry Program. Ilalagay ko, guys, sa description box ang link ng Express Entry kung interesado kayong higit na basahin ito o higit na pag-aralan ang programang ito. Outside Canada man kayo or inside Canada, ay pwede kayong mag-apply sa Express Entry Program. So, ano ang inaasahan natin sa Express Entry? That there will be more draws, guys. There will be more draw ngayong susunod na mga buwan at mga araw sapagkat kailangang mapunuan ang 110,778 na PR mula sa Express Entry. So, ang video na ito ay para bigyan kayo ng isang option kung ano ang isang pwedeng gawin sa ngayon na nagbabawas po ng papapasukin na mga temporary residents sa Canada. We might as well go for the PR program right away. Kung nagustuhan niyo ang ating topic, guys, you may consider subscribing sa Menchesfield Can Live
click lang po ang subscribe button below. At sa mga dati ko ng subscriber, maraming maraming salamat sa inyo. You can also follow me sa aking Facebook page, The Menchie's Philcan Life. And you can join and be a member of this channel. Nagpapasalamat ako sa ating mga channel members. Thank you kay Celinia Daisy Caber, kay Madam Pasha Chungaka, kay Michaela Nerva TV2, Loralyn Malabanan, Crystal Snow, Marjorie Ramos, Rachel Dumalag, Imelda Leal, kay Nani Emmy Vlog, Joanne Canlas, Marciano, and Nympha. Thank you sa inyong support sa ating channel. Yan na muna guys, sa ating Menchie po ito. Hanggang sa susunod. Bye everybody!